bias na talagang kinakailangan nating suportahan lang naman yung ating pinagulan. Oh. Siyempre, di ba? Sa totoo lamang tayo. Walang bias wala, doon. Wala, wala. Yun yung pagkagising ko kanina umaga, pagmulat ko ng mata ko, ang sinabi ko, Pilipinas. Ayun. Yun yung una mong sinabi. Oh, yun yung unang sinabi. So, nung sinabi ko yun, sabi ko, pagka-prediction, Pilipinas ang sinabihin ko. Oo, oh, and halos di na nga ako nakatulog eh. Noon nalaman ko na nga lang din. Sangling mo na akong di nakakatulog kung nalaman ko for the men's division na sobrang maganda yung opening. At si 20 August ah, ang ganda na nga lang din ang pagsilip niya. Although, that's a very risky play na nga lang din against Saison. Napaka-interested ako dun sa emblem na ginagamit ni 20 August. Nakita mo ba yung ginamit ni Third Rose? Mm-hmm. Halos 1/4 ng buhay niya yung nawala. Ang lambot ng Lolita Bill na ginawa niya dito. And that is a quite an understatement, if ever, kasi that's a Lolita na nga lang din na mas aasama kasi siya more on sa pag-sustain na nga lang din and to protect other members sa mga plato or platito rin na ibabato later on na Riquitiano. Kaso, moving forward, no, maaaring pwede niya rin sigurong ipasa na nga lang din kay Oprah or mamaya kay Your Name, although he is the jungler for Laos. Pero, for this match, no, nakakapagtaka talaga siya for the Lolita. And knowing na ito yung best pick niya, maaring ito ba talaga ang signature niya na emblem for his Lolita? Siguro parang yung gusto mo rin makita from this ay yung bilis nila mag-wave clear together sana ni Agi tapos mag-rotate agad-agad. Ah. Pero so far parang hindi kasi sila nagtutugma or hindi pa natin sila masyado nakikitang together. Katulad na lang yan, magkahiwalay na naman ngayon itong si 20 August, pati si Agi, kung nasan sila bago mag-turtle. Mm-hmm. I agree with Brigida. Parang all over the place sila at si Kat nang sinusubukan niyang bawasan yung buhay ni Your Name. Pero ngayon, merong nag-charge ng Numenon Blast. Meron niya itong tatamaan. Pero yung makakakuha pa rin ng turtle ay si Saison. Medyo low on HP na nga dito yung mga players ng Laos. At ang makakakuha ng First Blood ay ang Pilipinas. At dalawa pa ang masisecure nila. At dito nagre-reflect na nga yung Concussive Blast na emblem ng isang Lolita ni 20 August. So may kalambutan talagang angkin. At yun yung isa sa magiging punishing move naman ng Philippines against Laos. Habang nangyayari yung lahat, si Riquitiano dito, kung nalilito kayo si Riquitiano po, si Super Marco, kung tawagin dito, ay siya ay nagpa-farm ng maayos. Even though maganda ang dive composition na pwedeng magawa dito ng Lao doon sa mga tore at pwedeng nila ilabas dito si Riquitiano, ay hindi nila ginagawa kasi grabe din yung pressure na binabato nila Unigo, nila Arcangel, doon sa mga ibang raid na pipilitan mag-acting dito yung side ng Lao, doon sa ginagawa nila, mag-react pala, acting tuloy. Patay doon si 20 August. Ang lambot talaga, Brig. Napakalambot. Ito yung pinakamalambot na Lolita na nakita ko. Pagising talaga natin, Pilipinas. At maging dito yung bungad sa atin ng laban na to, Pilipinas pa din. Kasi 3-0 na yung kill score na nakikita natin. Malinaw na talagang pinapakita ng Pilipinas yung confidence at hindi nila hinayang gumalaw lang ng sobrang dali yung Laos dito sa labang ito. At sa tatlong kill na nakuha agad ng Pilipinas, di ba lahat ng yan nakuha pa nila sa in-expect natin na tanky heroes from Laos. So we could only imagine maya-maya lamang na lalong hirap yung buhay dito ni 20 August kasi magsaset up pa lang siya, tunaw na siya agad. And definitely, Unigo also know na pagpasok pa lang ni 20 August, pwedeng sa kanya at sa kanya lang umuntog eh. Even with the Concussive Blast or even with the Guardian's Bulwark, grabe pa rin yung damage. Mm-hmm. At yun din yung isa sa mga napapansin ko dito. Parang napakahirap nga talaga ng buhay ng isang Lolita dito kung ikaw man si 20 August. Kahit ito pa yung main hero mo. Mag-charge up ka ng Numinan Blast, batuhin ka ng Guardian's Barrier. Uh-huh. Yun palang enough na para counterin ka eh. Hindi siya pwedeng sa 20 August pa mag-online as a tank. Oo, kasi May pa ngayon eh. Ayun na, pumasok na naman nga dito si Ganon. Pero napakaraming may ipit ni Your Name. Kasi yung follow-up damage nandoon ka ba? Nandoon na nga dahil mapapatubas si Arcangel. Kasi yung laban natin medyo nagkahiwalay yata. Biston dito, mag-flicker out. At mukhang yung disengage na nga ay makikita natin ngayon dahil nakakuha ng isang kill naman parehong kuponan. Maganda actually yung naging setup doon ng Laos, but the problem with that is Philippines on the other hand, ang gagawin lang naman talaga doon ni Saison is simple lang. Go for the turtle buff, malugi man tayo ng isang hero, pero ilan naman
yung mapapunish natin and madedelay when it comes to laning phase. And pagdating dito sa top lane naman, evidently so na si Ricutiano, maghahari talaga to, lalo na nakabantay sa kanya si Unigo. On the other hand naman, napilitan si 20 August na mag-rotate towards Biston na nga lang din. Pero yung pag-rotate niya, baka siya pa yung mapasama. Meanwhile, on the bottom side naman, yung tapatan ni Cannon at ni Oper. This time, that's a lapu-lapu and very famous din dito sa Pilipinas, si Cannon sa paggamit ng lapu-lapu niya. Mm-hmm. At alam naman natin na ang isang kanyon kapag ka nakakuha ng onting oras para makapag-load up ng mga bala, eh pumuputok to ng matindi. Ito na yung Pilipino Cannon. Oh, ayan, sinasabi natin na katingin si Your Name. Tumugtog na ang Radwimps. O, diba? Pinapakinggan mo lagi na yan. Aminin. Oo naman, pero mas malupit yung nakita natin engage doon sa Pilipinas. Parang sila pa yung mas matapang na mag-dive dito. Kontra doon sa comp, dive comp ng Laos. If you're Philippines, most likely, gusto mo talaga na maaga pala makapag-online na kayo knowing na meron naman kayong frami. So, kalakasan ng loob, meron at meron talaga. Unigo is also great in setting up walls and barriers against Laos. And at the same time, kinaman naman si Ricutiano, kahit tatlong members na ng Laos ang umiikot, he is very confident na kayang-kaya niya pa rin depensahan tong top lane. Although we are on the 6-minute mark, magre-respond na in a few seconds yung Turtle. Laos, on the other hand, is yet to secure a neutral objective. Gusto ko yung ginagawa ng Pilipinas. Kahit sila yung nananalo in terms of kills, brig, hindi sila nagiging over-aggressive. Kung papansinin mo, yung mga tore intact pa rin para side ng Lao. Pero pagdating sa objective, pati pagdating sa counter-initiation, sila yung naumuna, yung Turtle sa atin na naman. At ayan na naman, talagang hindi nila pagbibigyan dito si Oper. May ipit siya sa gitna ng tatlo, mapoforce yung kanyang flicker. Archangel dun pahatakin talaga. Hindi siya hayaan makatakas basta-basta. At gaya ng sinabi ni Butters dito, talagang yung Pilipinas ngayon, hindi sila nagiging super aggressive. Kung babalikan natin kanina, nung early game pa lang, kamunti ka na makakuha ng kill sa Saison, pero hindi niya inarimat kayon. Isa na namang kill ang kanyang isesecure ng may kasama. Heavy spin ginamit na nga doon ni Your Name, pero makakatakas lang din naman daw si Saison. At hindi siya masyado kaalalaanin pa. Tapos si Biston, sinalubong. Pero grabe yung dash. Naka-out bigla. Grabe yung U-turn doon nila, Saison. Mas napapabuti pa. Diba? Ang dami nilang stopover. Pero lahat ng stopover na yun, meron sila nakuhang souvenir against Laos. And napakaganda rin ng layering dito ng Philippines. You've mentioned na hindi sila sobrang explosive na nga lang din. Kitang-kita pa rin yung disiplina. Hindi sila all out na nagsasabay when it comes to the ultimates because they know na nga lang din that Laos, on the other hand, has the setups. But the problem with that is hindi maiba to sa kanila ng Laos kasi nga, there is no farm yet. At ang laki agad ng established lead dito ng Philippines, even on the items kung saan mapapansin natin na leading na pagdating sa net worth na nga lang din dito si Ricutiano or Super Marco na mas kilala. And even Cannon, hindi na basta-basta na si Shred ni Biston at nararamdaman niya yung damage ng Thorn Rose ngayon. Kahit na ito ay isang tank build, tank silot, parang ang sakit na ng damage considering yung lead na meron yung Pilipinas. Hindi mo rin mapapagkailan na ginagawa ng Lao lahat ng bagay na pwede nilang gawin para pigilan yung pagsagasa ng side ng Pilipinas. Kaso, when yung heroes nila, wala silang pampigil, wala sila ng mga farsa, wala sila ng pang wave clear ng mabilis. Meron silang Valentina, pero kung ikaw yung Valentina ngayon, ano yung pinakamagandang wave clear na ultimate na pwede mo kunin dito? Wild Charge ba? Bravest Fighter ba? Parang lahat yan, ang involved dyan is lalagay mo yung katawan mo doon sa gitna ng kalaban. And hindi mo gugustuhin na ilagay muna yung sarili mo sa dito sa mata ng bagyo ng Pilipinas. Lalo na't kung papansinin din natin, onto the setups ng Laos, solely dependent din sila sa Numinum Blasana na magagaling kay 20 August. But that is not happening. Kasi nga, when it comes to positioning, Alolita should be a priority na nga lang din when it comes to the brushes. Pero hindi siya mapaprioritize kasi nga, andyan lagi si Inigo. Very punctual siya sa pag-rotate around the map. And Lau, on the other hand, nawawala yung essence kasi nung double tank setup nila na Akai and Lolita kasi nga hindi nagagawa yung role nila. Ingrained na sa utak ng Pilipinas dito yung kanilang mga timing. Kapag tinignan nila yung orasan ng laro, malalaman nila na dapat andito tayo, dapat andito ka, dapat andito sila. Pero yung Lao kasi, pinahayaan lang din nila at hindi naman din nila kasalanan yun kasi ngayon, hindi na nila kaya. Masyadong malaki yung lamang ng Pilipinas. 10K gold lead, 9 minutes into the game. And 10-1 yung current score natin. So, this is actually
a very dominant play by Philippines, and dito sila mas famous, di ba? Kaya nga Pinas lang malakas, Bren lang malakas. This is the signature move nila na maaga pala pinapunish na nila yung kalaban. Even on the bottom side na ngayon, there is no space left para makalabas man lang yung team dito ng Laos. Pero yung win on last, kinas doon at maging yung heavy spin, ginamit niya. Pero tingnan naman yung damage dito ni Requintiano, talagang tumatagos na dito sa mga players ng Laos. At isa-isa na silang nawawala. Triple kill para sa kanya, gawin mo pang maniac. At isasara na ng Pilipinas yung kauna-una ang laban ng Men's Division. Kala mong napadaan lang yung Pilipinas doon. Pre, laro tayo. Sabay nag-maniac si Requintiano. On to that ending score against Laos.